Nasermunan ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang abogado ni Janet Lim Napoles kaugnay ng reklamo di mano nito sa schedule ng mga pagdinig. Giit ng mga mahistrado maging sila, napapagod din sa maghapong hearing. Nanindigan din silang kailangang dumalo sa mga pagdinig si Napoles. May report si Bernadette Reyes. Humigit kumulang isang oras na katikim ng sermon mula sa mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang abogado ni Janet Lim Napoles na si Attorney Stephen David. Hindi nila nagustuhan ang alegasyon ni David sa espesyal umanong pagtrato ng korte sa kaso ni Napoles at co-accused na si Gigi Reyes. Sa lumabas na ulat, sinabi ni David na 2 beses daw kada linggo, tigkalahating araw daw ang inilaan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pagdinig ng kaso at obligado daw si Napoles na pumunta sa mga pagdinig. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang, kahit daw nagsumite ng waiver of appearance ang kampo ni Napoles, karapatan ng korte na obligahin ang akusado na dumalo sa mga pagdinig. Binasa panitang sa korte ang motion noon ng kampo ni Napoles na iginigit ang karapatan niya na dumalo sa lahat ng pagdinig dahil nakatutulong daw ito para makapagbigay ng agarang feedback si Napoles sa mga abogado niya tungkol sa sinasabi ng mga testigo. Sabi ni David, naging pabigat na raw kasi sa kanyang kliyente ang pagpunta sa mga pagdinig. 2 o'clock daw sila nakagising. Yung iba, 1 o'clock. Kasi 4 o'clock, paalis na sila. Nire-request kong consideration, huwag na lang mag-appear yung mga akusado kung ayaw nila mag-appear. Kung gusto nila mag-appear, karapatan nila mag-appear. Kasi nga, the right of the witness to meet the, to confront the witnesses face to face, constitutional guarantee yan. Pero kung ayaw nila, huwag naman na natin pilitin. Diretsa namang sinabi ni Associate Justice Samuel Martirez kay David na offensive ang mga binitawang salita ng abogado sa media. Ayon kay Martirez, maging sila, napapagod din sa maghapong pagdinig. Hindi rin daw dapat problemahin pa ng korte ang pagbibiyahe kay Napoles. Layon lang daw ng 2 beses kada linggo na pagdinig na mapabilis ang paglilitis sa kaso. Sabi ni David, di raw niya sinasadyang makapanakit ang damdamin ng mga maestrado, pero di raw niya nakikita ang kailangan niyang mag-sorry. Isang kahangalan naman na mag-sorry ka na alam mo wala ka namang ginagawang mali, di ba? So sa akin kasi ang position ko, hindi naman ako mali dun eh. Pero syempre nasaktan sila. Yung nasaktan sila, yon ano yon hindi ko sinasadya yun. Pero yung sinabi ko, yun, sa paningin ko, dapat ko naman talaga sabihin. Sa huli, nanindigan ng maestrado na kailangan dumalo ni Napoles sa mga pagdinig. Pagkatapos naman ng hearing kanina, kinumpronta ni Reyes ang reporter ng Philippine Daily Inquirer na siyang kumukuha ng video na ito. Kwento ni Marlon Ramos, hinawakan daw siya sa braso ng isang kasamahan ni Reyes na lalaki, sabay tanong kung bakit kailangan pang ibalita ang mga personal na gamit ng akusado. Iniulat kasi na Inquirer na sa kanyang pagdalo sa hearing kahapon, suot ni Reyes ang branded na Tory Burch na sapatos at mamahaling Goyard bag. He was asking me, pati ba naman yung bag? Tapos sinabi ko lang sa kanya, di ba totoo naman po na may bag? Naharap si Reyes at Napoles sa kasong pandarambong at graft kaugnay ng pork barrel scam. Bernadette Reyes, GMA News.